Huliwik ang mahal na araw. Ang mahal na araw ay ang pagbubunita kung paano tayo mailigtas ng Panginoong Hesus. May kanya-kanyang tradisyon, paggunita at pagniniwala ang mga Pilipino kapag mahal na araw. Ang natatanging okasyon na ito ay napakahalaga, lalo na't 81% ng mga Pilipino ay Kristiyano. Naging mahalagang bahagi na rin ng ating buhay ang Huliwik. Ang mahal na araw ay ang paggunita kung paano tayo iniligtas ni Jesus. Kung paano niya inako ang bawat kasalanan ng mga taong tulad natin. Ang kanyang pag-ibig ay hindi niya sa salita ipinarating, kundi pinadama niya ito sa pamamaraan kailanman ay hindi natin malilimutan. Bawat hampas, bawat dugo at sugat na kanyang natamo ay ipinilit niyang tiisin, maligtas lamang tayo. Bawat latay sa kanyang katawan at paghihiwatig ng kanyang pagpapahalaga at pag-ibig sa kanyang nasasakupan, niminsan hindi natin naranasan ang ganoong pangyayari sa ating buhay. Hindi natin lubusang nadama ang ganoong uri ng pasakit. Kaunting sakit lamang nagreklamo na tayo, pero hindi natin naisip ang pinagdaanan ni Jesus para lang tayo mailigtas. Masyado tayong marupok at mapintasin sa mga pinagdadaanan natin sa ating buhay. Maaari naman tayong magtiis sa kakaunting bagay. O mas maiging manalangin tayo kung sakaling nandun tayo sa panahon pakiramdam natin ay mag-iisa tayo. Hindi totoong nag-iisa tayo dahil nandyan ang Diyos na nakahandang makinig. Dumamay at samahan tayo sa lahat ng pagsubok. Siya ang laging gumagabay at nagliligtas sa atin sa kapahamakan. Paggunita sa mahal na araw. Ang panahon ng mahal na araw ay isa lamang sa paraan para ipakita sa atin ang ating pagpapahalaga sa ginawang pagligtas sa atin. Maraming mga bagay ang nagpapahiwatig na mahal na araw na hindi mawawala ang palaspas at ang paglalagay ng krus sa noo. Ang ilan naman ay nagbabasa ng pasyon tuwing gabi. Ako sa atin, binatag, sinukay, at sa kanila pinakbang ng Panginoon. Ang lahat ng
ganitong paraan natin inaalala ang kadakilaan ni Jesus. Tuwing sasapit ang mahal na araw, marami rin tayong pagsasakripisyong ginagawa. Isa na rito ang paglalakad sa kalsada at pagpalo sa sarili o pagpipinitensya. Nariyan din ang hindi natin pagkain ng karne. Mga paniniwala. May mga hakahaka rin tayong nakagisnan. Maraming tao ang nagsasabi na wala raw Diyos kapag mahal na araw. Walang katotohanan ang ganoong paniniwala. Kung walang Diyos, titigil na ang pag-ikot ng mundo. Mawawala ng buhay ang maraming bagay sa mundo. Wala rin katotohanan na kapag nasugatan ka ng mga panahon, yung ay matatagalan bago ito gumaling. Ang paniniwala natin sa Diyos ang magpapatibay sa ating pananampalataya. Amen. Hindi maaaring tayo'y kanyang iiwan. Sa lahat ng panahon, palagi niya tayong inalalayan at ginagabayan. Makinig at maniwala tayo sa Kanya. Siya ang daan at katotohanan at ang buhay na walang hanggan. Ipahayag ang mga salita niya na naayon sa kagustuhan niya at magbalik-loob tayo sa kanya habang hindi pa huli ang lahat. More blessing, the Spirit of the Lord. Thank you, Lord God. Our Father, who art in heaven, hallowed by thy name, the kingdom come. Be done on earth as it is in heaven. Give us this day your daily bread. And forgive us your sins, we forgive those who sins against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.